Isaiah 45, 9 to 11. You have no right to argue with your Creator. You are merely a clay pot shaped by a potter. The clay doesn't ask, why did you make me this way? Where are the handles? Children don't have the right to demand of their parents, what have you done to make us what we are? I am the Lord, the Creator. Don't you dare question me about what I have done. Napakahalaga na matanggap natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at ang kanyang magandang layunin. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan, Because God Creates People. Dahil ang Diyos ang lumilikha sa tao, ano ang dapat nating maging ugali at asal? Panginoon, salamat dahil kayo po ang lumikha sa amin at kayo ang patuloy na gumagabay sa amin. Buksan niyo po ang aming mata at isip para maunawa kung anong ibig sabihin na kayo ang manlilikha at hindi kami. Lead us, teach us, empower us to understand your word so we may apply it in our daily lives. Ama namin, kayo pong hinihiling namin maging tagapangaral, walang iba. Gamitin niyo lang ang inyong lingkod bilang kasangkapan, pero kayo po ang siyang mangaral. Lead us, teach us in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior and friend. Psalm 139:13-16. You are the one who put me together inside my mother's body. And I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Nothing about me is hidden from you. I was secretly woven together deep in the earth below. But with your own eyes, you saw my body being formed. Napakalalim ng pag-aunawa ng psalmist, ng umawit na ito, sa kahulugan na ang Diyos ang lumikha sa kanya. Sabi niya, kayo ang lumikha sa akin, kayo ang bumuo ng aking pagkatao, nung pamang ako'y dahan-dahang nabubuo sa sinapupunan ng aking ina. At dahil lahat ng inyong ginagawa ay napakaganda, wala akong kaduda-duda. Wala namang nalihim tungkol sa akin o ako'y nililikha kasi kayo ang lumikha sa akin. Nakita nyo at kayo ang gumawa ng lahat ng ginagawa sa akin. So not anyone else, but God is the one who creates people. God lang ang creator. Satan is a destroyer, a thief, but not a creator. God lang ang lumilikha ng lahat ng nilikha. God creates and therefore knows. God knows and therefore accepts people for who or what they are. And this is how God made them. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa lahat ng tao, Diyos din ang nakakakilala sa lahat ng tao, kaya Diyos din ang kauna-unahang nagmamahal at tumatanggap sa lahat ng tao dahil siya ang lumikha sa kanila. God creates people wonderfully. Everything God does is marvelous. Ang paglikha daw ng Diyos sa tao ay kamangha-mangha. Ang nilikha niya at produkto ng paglikha ay kamangha-mangha. Kaya lahat ng ginagawa ng Diyos ay kahanga-hanga. At kung ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, sino tayo para magsabing hindi kahanga-hanga ang iba? Sino tayo para magsabing mali ang pagkakalikha sa iba? Dapat nating suriin kung ano ang pamantayang ating ginagamit, anong standards ang ina-apply natin, bakit hindi tayo nagagandahan sa iba? Samantalang Diyos ang may likha at ang lahat ng likha niya may angking kagandahan. So either tayo ang mali o ang Diyos ang mali pag napapangitan tayo at namamalian sa mga nilikha niya. At syempre wala naman dapat contest yan, alam nating laging tama ang Diyos. So pagdudahan natin ang ating mga sarili kapag hindi tayo nagagandahan sa kanyang creation dahil Diyos ang lumikha at pag Diyos ang lumikha, maganda ang nilikha. If it is God who creates people, if it is God who creates people wonderfully, then we should respect, appreciate,
and even celebrate the Creator in the creation. And it means that we should respect, appreciate, and celebrate others, even those who are different from us. And we should also respect, appreciate, and celebrate ourselves, because we too are God's creations. And God is not a God of sameness. God is God of variety, kaya iba-iba ang tao, iba-iba ang talino, iba-iba ang galing, iba-iba ang ugali ng tao. Hindi ko mo kaiba mo ng ugali ay malinis siya dahil ikaw ang tama. Napakakitid ng pag-iisip ang ganung uri ng pananaw. Psalm 139:16. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. At ito ang pinaniniwalaan ng iba na pinagsasaligan, sinasandalan ang paniniwala nila na mayroong kapalaran ang tao na nakaguhit, na may tadhana. Dahil sabi, bago pa man ako sinilang, isinulat mo na sa iyong aklat ang lahat ng aking gagawin. Siyempre, ang Bible ay poetic language and poetry sometimes employs exaggeration. Hindi naman kailangan napaka-literal ng paglapat ng mga sinasabi ng mga talatang ito. But it is important to appreciate that as God designs and creates people, God also predestines or predisposes people. Dahil Diyos ang may likha at may disenyo, para na ring iginuhit niya ang tadhana ng nilikha niya. Halimbawa, nilikha ka niya na magaling sa mathematics, ay para na rin niyang itinakda sa iyo kung ano ang iyong magiging profesyon, ano ang iyong magiging trabaho, papel sa buhay. Nilikha ka niya na mahilig at magandang sumayaw, mahilig at mahusay magpinta, nilikha ka niya na mahilig at magaling mamahala, nilikha ka niya na mabusisi, maburiri sa buhay, nilikha ka naman niya na baliwala sa iyo ang mga detalye, ang mahalaga lang, yung general things, para na rin binigyan ka na magiging job description at mission mo sa buhay. Kaya may mga taong OC, mga obsessive-compulsive, nilikha silang ganon. Kung wala naman mga ganon, puro burara na lang lahat ng tao, di wala nang kaayusan. Pero kung wala naman mga burara, di nakaka-stress naman ang buhay, lahat na lang, OC. Kung lahat mathematician, di lahat makwenta, matuos. At kung lahat naman dancer, di walang musician. Kung lahat engineer, walang doktor. At kung lahat takot sa dugo, walang magiging nurse. Kaya iba-iba ang ibinigay ng Diyos sa atin ng mga pagkatao, kaugalian, kasi iba-iba ang pangangailangan natin pag tayo'y magkakasama. Ganon din sa church. Iba-iba ang talent na ibinigay sa tao. Merong mahusay mag-organize, may hindi. Merong mahusay sa tugtog, meron sa sayaw, meron sa pakikisalamuha sa mga bagong dating. Merong mahusay mangaral, mahusay magturo sa small group, meron sa big group. Iba-iba. Para pag tayo magkakasama, lahat ng pangangailangan natin ay nasasagutan, natutugunan ng iba't ibang kapatid. At dahil doon, kailangan natin ang isa't isa at mahalaga ang bawat isa. Yun ang itinakda ng Diyos. Kaya kung ano ang likas mo, yun ang assignment mo sa buhay. Kaya sabi, nilikha mo ako, kaya itinakda mo sa akin na magiging guhit ng aking palad. Dahil pag sinunod mo kung ano yung likas sa'yo, dun ka dadalhin ng buhay. Kaya mayroong mga maseselan, ang gusto mga pangasawa nila, malilinis, talagang maseselan din. So parang itinakda sa'yo kung sino ang magugustuhan mo. May inakatakda talaga dahil may lumikha sa atin. Note that this is generally, not specifically written in the book of life. Because God does not dictate specific choices. Nilikha ka halimbawa na malikhain ka sa arts, pero may choice ka pa rin kung susundin mo yun or not. At kung malikhain ka man, may choice ka pa rin kung magte-training ka ba o hindi, pag-aaralan mo mga mabuti o pababayaan mo lang yung likas na talent mo. Kaya may nakatakda sa iyo na assignment, pero within the specifics of that assignment in life, may free will ka.
Kaya kung ano ang gagawin mo sa likas na bigay sa iyo, nagkakaiba-iba pa rin ang palad ng tao. Pare-pareho kayo halimbawa magagaling, pero yung isa nag-aral, nag-training, nagpakadalubhasa, magiging iba ang role niyo sa buhay. Magiging assistant ka siguro niya pagdating ng araw, pero nandun ka pa rin sa area na yon. At maraming tao ay maralita, dukha, miserable, hindi successful, walang bunga sa buhay, kasi pinipilit nilang mag-operate sa isang larangan ng buhay na hindi naman yun ang disenyo sa kanila ng Diyos. Meron naman na parang ang dali-dali magtagumpay, ang dali-daling mamunga. Kasi nasa area sila where they are gifted by God, tas dinevelop pa nila, nagsanay pa sila, dumadali tuloy o nagmumukhang madali. Pero hindi idinidikta ng Diyos ang bawat hakbang, bawat desisyon na gagawin mo. Pero meron ka ng parabagang hilig na kung susundin mo, dun pupunta ang iyong mga desisyon. But the details are up to you, and that is where free will operates. Pero walang free will na halimbawa, hindi ka naman talaga gifted sa numbers, kahit anong pagtitiwa-tiwari kang gawin mo, hindi ka magiging successful engineer. Kasi ginagamit mo yung free will mo sa maling part na hindi naman ka doon inassign ng Diyos. Therefore, God pre-assigns a general area in your life, and the details of those depend on your free will. Kaya merong interaction ang will and sovereign will of God and the individual will of each person. Occasionally, God is known to inspire. Occasionally, God is known to direct, specifically, especially the men and women that He uses for special missions. But that is not always the case. Normally, the given are inborn traits, mentality, what we call nature, what scientists call genes. Meron talagang nakatakda na magiging general character mo depending on your genetic makeup. Magtataka ka, bakit magkapatid ito, magkaiba ng ugali? Ang dami-daming lolo't lola from mother and father's side na pwedeng pagkuhanan ng ilong, pagkuhanan ng tenga, pagkuhanan ng kalinisan, pagkuhanan ng ugali, kaya nagkakaiba-iba kahit magkakapatid. Kasi napakayaman ng genetic pool na panggagalingan ng pagmamanahan. Kaya kumisan sasabihin mo, yung ate mo umana sa lola mo sa father side. Ikaw umana ka sa lolo mo sa mother side. Kasi maraming pinagkukuhanan pero galing pa rin sa the same genetic pool. Up to a point, nature could be fine-tuned, could be developed, and they call it could be nurtured. Nature mo na dancer ka. Tapos may kakaya naman ng mga magulang mo o meron silang dedication na i-develop ka, in-enroll ka sa dance school, binigyan ka ng mga tutor, ibinibili ka ng costume, pinapasali ka sa mga program, yung nature mo na-nurture pa. Kaya lalong tumingkad, lalong na-develop. Yun namang isang kapitbahay nyo na may the same nature, pero hikaho sa buhay, hindi na itustusan, hindi na-develop. Meron din siyang innate talent, pero hindi siya na-develop kasi hindi siya na-nurture. Pareho kayo ng nature, magkaiba ng nurture, magiging magkaiba ang bunga. Pero, yung hindi na nurture, ganun pa rin ang nature niya, hindi pa rin yun na iba. Kaya marami sa atin, ang nakikita natin sa kapwa, hindi yung tunay na pagkataong nilikha para sa kanya ng Diyos, kasi nadiktahan siya ng karukhaan, kahirapan, lack of nurture, kaya hindi lumalabas yung pinakalikas na gusto niya. Anak, anong gusto mong pag-aralan? Gusto ko pong mag-aral ng museum and theater management. Sasabihin ng nanay, anong trabaho makukuha mo dyan? Ewan ko po. Gusto ko pong mag-aral ng theater arts. Mapagkakaperahan ba yan? Gayahin mo na lang ang tita mo, nag-nursing. Ayun, nasa Amerika na, malaki kita. Hindi ko naman po hilig, takot ako sa dugo. Mag-nurse ka para mo ko mabigyan ng sustento pagtanda ko. O yun, naging nurse. Napilit sa nurture, pero hindi yun ang nature. Don't expect na maging outstanding nurse yun. Napilit din, pero hindi yun ang likas. Gano sa atin karami ang napilitan lang sa napagsidla natin sa buhay. Kaya kalaban natin mga kapatid ang kahirapan. Kasi kumisan dahil sa kahirapan, ang inuuna natin economic survival, not the human development.
Hindi yung pamumukadkad at pamumulaklak ng tunay na pagkatao, kasi survival at ilalagay sa sikmura ang inuuna natin dahil sa pangangailangan. You cannot be what you were not designed to be. Tulad ng ang orchid ay hindi pwedeng maging cactus. Katulad ng ang isdang tabang ay hindi pwedeng mag-survive sa maalat na dagat. Lahat tayo ay mayroong dapat kasidlan at tungkulin ng mga magulang at ng mga sariling may katawan na hanapin kung ano yon, dahil yon ang kalooban ng Diyos. You could only be what you were created to be. How people think, what people are, what people are disposed to choose and to do could be God's design, God's creation, therefore God's will. Mahirap tanggapin kung minsan na itong taong kakaiba kong mag-isip ay nilikha ng Diyos na ganon. Kasi gusto nating isiping tayo lang ang nilikha ng Diyos, tayo lang ang tama, at lahat ng hindi natin kasundo, iba ang paraan ng pag-iisip, ay hindi nilikha ng Diyos. Pero ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Do not give to Satan an honor that he does not have, na siya ay creator, hindi siya creator. Yan ang problema ng mga relihiyon. Pag iba ang paniniwala ko sa paniniwala mo, demonyo ka at ako lang ang sa Diyos. Ganon din ang makitid na pag-iisip ng maraming tao, magkaiba kami ng ugali ng kapatid ko, therefore mali siya, kasi siyempre ako ang tama. Kakitiran. No matter how much people misunderstand and disagree with the design was made by God, and it is marvelous and wonderful. Kung minsan, mata lang natin na nagkukulang para makita yon. Maraming magagandang tanawin, hindi mo lang nakikita kasi malabo ang iyong mata. Kung minsan, sa isang kwarto, ang dami-daming hiyas, ang dami-daming magagandang muebles, hindi mo nakikita kasi walang ilaw. Pero nandun. Kaya mahalaga ang kaliwanagan. Kaliwanagan ng isip, ng puso at ng pananaw para makita natin ang magandang kalooban ng Diyos. Kahit pa sa simula ay parang hindi yun ang kalooban ng Diyos dahil hindi yun ang gusto natin o hindi yun ang pinaniniwalaan natin sa buhay. Matthew 19:11-12, Jesus replied, "Not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For there are eunuchs who were born that way," meaning there are eunuchs or eunuchs by nature, "and there are eunuchs who have been made eunuchs by others. So they have become eunuchs by nurture. And there are those who choose to live like eunuchs. Therefore, they are eunuchs or free will or personal choice nila for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept this." Eunuchs are male persons who are deprived of their sexual development so that they could serve the female members of royal families. Kinakapon sila, maaga pa lang. And because of that, they don't develop fully as males. At sabi ni Jesus, may mga eunuch na born that way, kahit na hindi mo yung ginawang eunuch, eunuch talaga siya. Meron naman na kinapon nyo kasi, kaya naging eunuch. At meron naman, kalooban niya, gusto niya, hindi nyo pinilit, pero yun ang gusto niyang maging papel sa buhay, therefore naging eunuch siya. Sabi ni Jesus, the one who can accept this should accept this. There are people who are born that way, there are people who are made that way by their environment, and there are people who choose to be that way. Those who choose can chase their choice. Those who are made can be unmade, but those who are born that way can never be changed. At mabuti sa mga anak ng Diyos na gumagalang sa creation ng Diyos na yan ay dibdibin at unawain. May mga asal o gali ang tao na pwedeng palitan kasi inilagay lang doon ng environment. Meron naman pwedeng magpalit kasi pinili lang niya na gawin ang ganun, maging ganun siya. At pero merong hindi pwedeng palitan kasi born that way. So hindi lahat ng tao ay pwede mong baguhin. Meron, pwede siya magbago dahil gusto niya kasi siya lang pala ang may likha ng kung ano siya ngayon. So pwede niyang baguhin. Meron naman pwedeng baguhin ang environment dahil environment lang ang gumawa sa kanya na ganun. Pero meron kahit anong gawin mo, hindi mo mababago kasi born that way. And you substitute the word eunuch for anything else. Merong taong born OC. Born that way.
Merong made OC by their environment and meron naman choice nila na maging OC. Merong mga tao na maramot. Kasi pala lumaki sa hirap. Ang daming nandaya. So ngayon, maramot na, trained, nurtured to be like that. Pero kung pinaligiran mo siya ng kabaitan, kagandahang loob, nasanay siya sa pakikipagbigayan, pwedeng mapalitan ang karamutan niya. At meron naman na dumamot lang siya dahil ayaw niyang maisahan. So pwede siya mag-decide later na hindi ako magiging maramot. Pero meron talaga genetically maramot. Kahit anong gawin mo doon na pang-influensya, kahit pakainin mo siya ng pages ng Bible, hindi siya mababago. Kaya iba nagsasabi, Pastor, ang tagal-tagal ko na pong Christian, hindi pa ako nagbabago. Eh baka naman born that way ka, so tusuriin mo kung ano yan, naging ganyan ka lang ba dahil pinili mo? Therefore, piliin mong may iba. Pero kung hindi ka kong pumili, baka nalikha ka ng environment mo, palitan mo yung environment mo, di maiiba ka, pero matagal. Pero kung talagang nilikha ka ng Diyos sa ganyan, lalabag ka na sa kalooban ng Diyos para baguhin mo yan. Kaya huwag ka magtaka na kahit pilit ka ng pilit, ginawa mo na lahat, hindi pa. Kasi talagang baka born that way ka. So, isipin natin yun para hindi tayo lagi na lamang nanghuhusga ng kapwa, lagi na lang tayong naiinip sa pagbabago ng kapwa. Kahit sa psychology or proto-psychology, may mga theories, 4 fundamental personality types daw. Ang mga psychologists, psychiatrists, pagkakausap ka, sinusuri ka, tinatanong ang history mo, then eventually, pag Western trained sila, they classify you under 4 major groups of people. Mayroon tinatawag silang sanguine, yung optimistic and social, almost Pollyannish, walang masamang tinapay, lahat masaya, ang ganda-ganda ng mundo, masarap siyang kasama, kahit na niloloko na siyang tao, maganda pa rin ang pagtingin niya, sanguine. Inborn yun, sabi ng psychologists. Meron namang tinatawag na choleric, mga short-tempered and irritable, walang kakwenta-kwenta, sumisigaw, ang liit-liit na bagay nagagalit, ang taray-taray, ang sungit-sungit, born that way. Kahit mo yan pakainin ang mga verses, hindi talaga naiiba. Naiiba lang pag bagong galing sa retreat, 2 days later, bumabalik uli yung dati. Tapos you feel miserable, ayun naman pala, choleric ka talaga eh, sabi ng mga psychologist. Meron naman melancholic, yung analytical, quiet, palasuri, hindi pa dalos-dalos, pinag-aaralan ng lahat. At meron tinatawag na phlegmatic, yung relaxed and peaceful. Mga ginang, ang husband nyo ba, phlegmatic? Yung bumabaha na, tulog pa? May mga anak ba kayo na kumikidlat-kidlat na, relax, nagkakasunog na, text pa ng text, nangunguyakoy pa, galit na galit ka dahil ikaw tense na tense na, siya relax, phlegmatic ang tawag ng mga psychologists doon. Kahit mo siya tawasin, sunugin, kuryentihin, relax siya talaga. Born that way. And there are people who are not really just clearly phlegmatic or choleric or etc. because most formulations include the possibility of mixtures of the types. Kaya kumisan, halo-halo yun sa isang tao, depende lang kung alin yung dominant. Nature plus nurture plus choice. Kaya complex ang tao. Meron naman na talagang sobrang relax, pero pag lagi mong ninanag, kumikilos din. Pero pag hindi ka nanagnag, relax na naman. Kasi naghahalo-halo yung nurture, yung environment, at yung nature. Ano ang ibig sabihin yan, mga kapatid? That we should not judge or demonize. We should not change. And all the more, we should not reject people for their created, predetermined nature. Hindi mo dapat husgahan ng tao pag ganun siya. Hindi mo dapat masamain ang kanyang pagkatao. At lalo namang huwag mong gawing mission sa buhay na baguhin siya. At lalong huwag na huwag mo siyang itatwa, itakwil, dahil lang ayaw mo sa kanyang personality at magkaiba kayo. Sabi sa Jeremiah 13:23, can people change the color of their skin? Or can a leopard remove its spots? Siyempre, nung sinulat yung verse, wala pa mga dermatologist. Pero ang ibig sabihin lang na ito,
hindi mo kayang baguhin ang iyong inborn nature. Hindi mo kayang baguhin ang iyong kapwa. Hindi mo kayang baguhin maging ang iyong sarili kung yun ang inborn nature. Kaya maraming tao na de-depress, nagpapakamatay, nabibigo. May mga mag-asawang naghihiwalay. May mga anak na itinatatwa, itinatakwil ang sariling magulang kasi hindi nila matanggap ang iyong nature. Gusto ka nilang baguhin. Gusto ka lagi nilang maiba ayon sa kanilang gusto para sa'yo at hindi nila isinasaalang-alang kung ano yung likas mo. At nililimot nila na ikaw man ay likha ng Diyos. Anong kinalaman ni Jesus sa lahat ng usaping ito? Jesus is the perfect revelation of God's truth and kindness. Walang nauna kay Jesus at walang sumunod kay Jesus na sing tapat, sing tama ang pangangatawan sa Diyos, kundi si Jesus lang. Kung si ang Diyos ay magsusuot ng katawan, si Jesus yun. Kung ang Diyos ay magpapakita sa tao, si Jesus yun. At kung may ituturo ang Diyos, yung teachings ni Jesus yun. Walang iba. John 1:14, "The Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us." Ang berbo daw, si Jesus ay naging tao at sa pamamagitan niya, ang lahat ng kabaitan at kabutihan at katotohanan ng Diyos sa langit ay bumaba sa atin. Ibig sabihin, wala ni sino mang nakapagbaba nun bago si Jesus. At wala nang sino pang makapagbababa nun matapos ang ministry ni Jesus. Si Jesus ang siyang kabuuan ng katotohanan tungkol sa kabutihan ng Ama. Hindi yung mga religious teachings before Jesus na kontra sa turo ni Jesus. Meron namang hindi kontra, di isang ayon. Pero hindi lahat ng itinuro ng relihiyon bago dumating si Jesus ay tama. Kasi kung tama lahat yon, bakit pa ipapadala si Jesus? Kung ang lahat ng kabutihan at katotohanan ng Ama ay naibunyag na sa relihiyon ng Israel, ba't pa ipapadala si Jesus? Redundant. Pagsasayang ng pagod at dugo. Bakit pa itutuwid ang tuwid? Bakit paliliwanagan ang maliwanag? Ba't itatama ang tama? Pero ipinadala si Jesus dahil may baluktot na dapat ituwid, may mali na dapat itama, may dilim na dapat tapunan ng liwanag. That's why in Jesus, all the kindness and all the truth of God that did not come through religion have come down to us through His person. Kaya napakahalaga ni Jesus. Jesus was sent to represent and to present God correctly. Ibig sabihin, mayroong incorrect at mayroong mga misrepresentations ang religion, kaya dapat ipadala pa si Jesus para ituwid yun. At lahat ng baluktot at likunon, sila yung nagalit kay Jesus dahil ayaw nilang maituwid. Ayaw nilang maitama, kaya pinatay nila si Jesus. So may mga maling elemento, maging ang mga dating paniniwala ng mga Israelita na itinutuwid ni Jesus, kaya tayo mga Kristiyano, dapat nakabase sa turo ni Kristo ang pamantayan natin sa buhay. Hindi ang mga pamantayan ng mga Israelita na maraming itinuwid ni Jesus. Kasi baluktot. At anong kaugnayan ni Jesus sa pinag-uusapan natin, how people are created? Do not judge or demonize. Do not change. Do not reject people that Jesus does not reject. Kung si Jesus ang kabuuan ng buong kabutihan ng Ama, kung si Jesus ang kinatawan ng katotohanan ng Ama, therefore ang minahal niya ay dapat nating mahalin, at ang hindi niya itinakwil ay di natin dapat itakwil kasi siya ang perfect representation of the kindness of God. So kung may nire-reject ang law of Israel na hindi nire-reject ni Jesus, hindi natin kailangang patuloy na rejectin. At kung may minahal si Jesus na hindi minahal ng law of Israel, dapat nating mahalin because Jesus, not the law, is the perfect representation of God. Jesus, not the traditions of religion, is the perfect representation of God's kindness. Therefore, Jesus is the standard
Pag pinag-aralan natin ang gospel, malalaman naman natin dun eh. Alin ba ang batas sa pinairal at alin ang hindi at pinalitan ng pag-ibig? Sino ang pinagalitan, sinong tinanggap, sinong minahal, at tayong tumatawag sa sarili nating Kristiyano, wala tayong ibang dapat sundin kundi ang halimbawa ni Kristo. Jesus is the measure of all things. Jesus is the Son of God. Jesus is our Savior. Jesus is the one who resurrected from the dead and saves us. Therefore, Siya ang dapat nating tularan. Don't force people to live outside of their God-given design or nature because Jesus did not do that. Forcing people to be what they are not breaks people's hearts and personalities. It also breaks relationships, and it could also break God's design. Mga magulang, meron ba kayong itinatakwil na anak dahil hindi niyo gusto ang kanyang pagkatao? Bakit kayo ba lumikha sa tao na yan? Diyos ang lumikha dyan, ipinagkatiwala lang sa atin para ating mahalin at palakihin. At ang mga magulang ang kauna-unahang merong ministry to accept their children. Kung ang sariling magulang magtatakwil sa anak, sino pa nga asahan nating tatanggap sa kanya? Husband and wife. Kung kayo ang magre-reject sa ugali ng husband o wife nyo, sino pang tatanggap? Eh kayo ang magkabyak. Huwag kayo magpapakasal kanino man na inaasahan nyong mababago siya ng inyong pag-ibig. Hindi mangyayari yon. Pag nagpakasal kayo kanino man, dapat tanggapin nyo siya dahil sa inyong pag-ibig sa kanya. Hindi dahil pipilitin nyo siyang dahil mahal niya kayo, dapat siyang magbago according to your specifications. Kung kayo'y may asawa na, pag-aralan ninyong ma-appreciate at mamahal, maging ang ugali niyang sa simula'y ayaw nyo. Huwag nyong pagguri ng sarili nyo at ang inyong asawa para siya magbago according to what you like, kasi wala namang nagtatagumpay sa pagpapabago sa asawa. Meron ba? Bakit nananatili ang mag-asawang magkasama? Hindi dahil nabago ko siya according to my wishes, kundi dahil tinanggap ko siya. At hindi dahil hindi siya nagkakamali, kundi dahil pinapatawad ko pag nagkakamali siya. This is the way of Jesus. The way of rejection is the way of the Pharisees. Sarili mong magulang, itatatwa mo dahil ayaw mo ng kanyang ugali, hindi mo gusto yung kanyang asal. Bakit ikaw ba lumikha sa kanya? Yun ang ministry ng pamilya, tanggapin ang bawat isa. Mahalin. Meron man kayong disagreement, kahit nga sa sarili natin, may disagreement tayo. Di ba, kumisa din, nagdadalawang isip tayo, nagdadalawang loob. Magkaiba rin ang gusto ng sarili nating isip. Kaya ang mahalaga, dibdibin natin kung anong ibig sabihin na maging Kristiyano. Ang Kristiyano, minamahal, tinatanggap ang kapwa, at ipinapasa Diyos kung paano madedevelop ang kapwang ito. But remember, the development is still within the natural personality. Nag-i-improve lang siya within the same department, pero hindi siya pwedeng lumipat ng department ng personality according to how he or she was born. It is important. Psalm 139, 1-5, sa pagbabatuloy. God, you have looked deep enough into my heart, and you know all about me. You know when I am resting or when I am working. And from heaven, you discover my thoughts. You notice everything I do and everywhere I go. Before I even speak a word, you know what I will say. And with your powerful arm, you protect me from every side. Sabi niya, Diyos ko, kilalang-kilala niyo ako. Pagkalalim-lalim ng pagkakakilala niyo sa akin, iniisip ko palang alam niyo na. At bago bumukas ang bibig ko, alam niyo na ang sasabihin ko. You know why? Because God designed you. Because God made you. And you are wonderful. Your son, your daughter is wonderful. Your husband, your wife is wonderful. Your mother, your father is wonderful. Because God created us all. Ang mission natin, hindi baguhin ang mga tao para mag-swak sa gusto natin. Ang mission natin ay baguhin ang pag-iisip natin para makita natin ang ganda ng bawat tao. Siguro hindi natin makikita ang buong personality niyan, 100 maganda. Hanapin niyo kung alin yung nagagandahan kayo at yun ang titigan. Yun ang palakihin. Yung tama, hindi yung mali. Yung gusto niyo, hindi yung ayaw.
Kasi ito yung papalakihin natin yung ayaw natin, malalayo ang ating loob, mamaya maghihiwa-hiwalay na tayo sa buhay, at kahit magpapalit-palit kayo nakasama buong buhay, tatanda na lang at kakamatayan nyo na wala pa rin kayong nakasundo. Napakahalaga yung importanteng turo ni Jesus to love and accept people. And if ever there will be changes in their lives, and there should be because we grow from glory to glory, let God be the agent of that change, not us. Hindi yun na ipipilit, hindi na igigiit. Nangyayari yun kung may pagbabago sa loob ng puso ng tao at spirito lang ng Diyos ang nakakagawa nun. God does not even change people. Bakit? If God changes people, eh di kasalanan niya yung mga ibang hindi nag-change. Kaya pa sinabi mong binago ako ng Diyos. Talaga? Eh ba't yung iba hindi binago ng Diyos? Di kasalanan ng Diyos, hindi niya binago yun. Nagbamago tayo pag nagkakaroon tayo ng kaliwanagan. Pagkaunawa, nagkakaroon tayo ng desisyon to improve our ways. But you cannot change your inborn nature. You can only change what was nurtured in you. What you learn, you can unlearn. What was programmed into you, you can deprogram. But your inborn nature, you cannot change that because God, that is God's call. That is God's decision. Kaya kung hindi ka talaga talented sa chemistry, kahit anong pilit mo, hindi mo matatandaan kung anong ibig sabihin ng NaCl. Kaya huwag mo nang tandaan. Total, marami kang ba ibang natatandaan sa buhay, yun ang strength mo. Doon ka na lang. Leave chemistry to the chemists. That's why we need one another. Because God knows people, God accepts, God loves, and God protects people from every side, from others, even from themselves. He protects what He created in people. At ito ang problema sa maraming relihiyon. Most religious ministrations are aimed at changing rather than accepting people. Jesus accepted people first. And then eventually, those people improved within what is allowed by their inborn nature. Nakakatakot tuloy sumama sa retreat. Kasi sabi sa retreat, 2 days that will change your life. Does everybody really want to change? E paano kung 2 days where you will experience God's love and acceptance? Dami sasama. E pero yung pupunta ka sa church, yung mga usher at nakairap sa'yo pagka hindi conservative ang damit mo, nasa pinto ka pa lang, gusto ka nang baguhin. Nakakatakot. Hindi ganon si Jesus. Ang unang-unang ginagawa ni Jesus, kung ano ka man, as is where is, tinatanggap ka muna, minamahal ka muna, at kung naramdaman mo na ang pag-ibig na yon, na-inspire ka na, ikaw na ang mag-i-improve sa iyong sarili sa tulong ng Diyos. Pero hindi ka magpapalit ng anyo dahil yun ang inaasahan ng committee, dahil yun ang inaasahan ng mga nakakaalam, merong power over you, kasi hypocrisy lang yon. Dapat galing sa loob, likas, bukal sa loob. Yun ang pagbabagong totoo at magtatagal. What are the unpleasant results of rejection and trying to change people? Alienation. Nagkakalayo-layo ang loob. Judgmentalism. Because your tendency is to judge everybody that you don't agree with or sa tingin mo ay mali. Kakambal niyan, self-righteousness. On the part of the so-called normal or righteous. Alam niyo, ibig sabihin lang ng normal, majority. Hindi ibig sabihin correct. So pagka kayo ay kabahagi ng mga 70 to 80%, kayo ay normal. Hindi ibig sabihin ng normal, correct. Ibig sabihin lang, marami kayo. Pero siyempre, ang kabaliktaran ng normal, yung konti, abnormal, ang tingin na ugagad natin, wrong, abnoy yan. Bakit? Kasi kakaiba siya mag-isip. Diba? Abnoy yan, ibang klase siyang magprito ng itlog. Ibang klase siyang magtalop ng kamatis. Abnormal yan. Mali agad. Kasi ang tendency ng normal, i-judge yung abnormal. Pero alam niyo kung sinong pinakisamahan ni Jesus ng todo-todo? Minahal, sinagip, yung mga dinadawag na abnormal.
yung latak ng lipunan, yung itinapo ng lipunan, yung nire-reject ng church, ng temple, ng synagogue, yung nilalayuan ng mga normal, yun ang mga pinuntahan ni Jesus. Inipo niya yung bangkay, pinuntahan niya yung possessed. Minahal niya yung babaeng gustong batuhin ng mga normal. Kasi abnormal yung buhay ng babae na siya ay living in adultery. Ang pinuntahan niya sa Jericho, si Zacchaeus na abnormal. Ka-Israelitang ka-Israelita, kumakampi sa Romans, tapos chief tax collector pa. Ang mga pinuntahan ni Jesus, ang mga crowd ni Jesus, sabi nga ng mga Pharisees, tax collectors and sinners, the abnormal. Kaya kung abnormal ka, alam mo nang love ka ni Jesus, thank you na lang. Salamat. Kasi ang totoo, lahat naman ng tao may kaabno yan, nakatago lang. Ilang tao ang baliw out of 10? 10 ang baliw. Iba-iba lang tayo ng department ng kabaliwan. Iba-iba ng panahon. Kaya kung yung kapwa mo nababaliw-baliw ngayon, unawain mo na lang, bukas ikaw naman. May tao bang hindi baliw? May taong baliw na baliw sa apo? Apo na ang pinakamaganda. Kahit natatakot yung iba. Ang sarili niyang anak, mutyang-mutya, pinakamatalino, pero kahit na pinakamababa ang grade. Kabaliwan yon, di ba? May mga babaeng bumibili ng bag na 3 milyong piso, hindi ba kabaliwan yon? Pero eh, gusto niya, trip niya, hindi naman niya ninakaw, sino ka naman para mag-judge? Eh, yung bag mo nga, 50 pesos, pero fake naman yung brand. Hindi ba ka-abnormal lang din yon? Lahat ng tao abnormal. Pag nagsimula tayong tanggapin yon, you will relax. You will love more. You will be more like Jesus. Pero pag pinarusahan mo ang tao na nagtatapat tungkol sa ka-abnormalan niya, ang tuturuan mo siyang magtago, pumailalim, maging hypocrite para hindi maparusahan. At yan ang ayaw ng Diyos, hypocrisy. Ang Diyos ay doktor. Ang pasyente naguhubad sa harap ng doktor. Sinasabi lahat ang sakit niya, lahat ng history niya. Kasi pag hindi ka naging totoo, paano ka gagamutin? At sa atin din, kung itinatago natin lahat ang ating mga baho, ang ating mga kahinaan, ang ating mga kabaliwan, paano ka mamiministeran? That's why we always say that the church is a place of a hospital for sick people. It is not a display window for perfect merchandise. Kaya dapat wala nang pagkukunwari. Kaya lang, nagkukunwari ka kasi paparusahan ka pag nalaman ng tao kung ano yung totoo. But that is not the spirit of Jesus. That is not the Christian community. That is a community of religious hypocrites. Kaya dapat talagang salain, linisin, ligligin ang church para maging totoo sa pag-ibig ni Jesus. Pagka ang mga tao, we reject one another for their reality, you will give them imposed hypocrisy and needless guilt. Ang daming tao nagigilty sa hindi naman dapat ikagilty, na condition lang sila ng conservative thinking to be guilty. Pero hindi naman dapat. Kaya sabi ni Jesus, come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you rest. Rest from needless guilt. Rest from hypocrisy. Rest from pretense. Because I love you as you are. Yung sinasabi ng kanta ay, sing because of your love. Your love makes me sing. Pag na-realize natin ang pag-ibig ni Jesus, na siya palang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, mapapakanta ka talaga. Dahil napakabait ng Diyos, nakakalungkot lang, misrepresented by religions. Ang ipinapakita ng religion, mabagsik, magagalitin na Diyos, laging may hawak na sibat na kidlat, papatabaan ka tuwing magkakamali ka, paparusahan ka tuwing nagkakamali ka. Hindi yon ang ipinakilala ni Jesus, at si Jesus ang tunay na kinatawan ng Diyos. Dapat natin kilalanin ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. Yung rejection sa church, nangyayari rin sa family, nangyayari sa society, yun din ang bunga, alienation, frustration, separation, needless pain. Ang daming sakit na hindi naman dapat nadarama. Ang daming hirap ng loob. Ang daming dalamhati na hindi naman kailangan. Jesus loves people unconditionally and accepts them first. Then He teaches and empowers them to change for the better within the framework of their natural inborn reality
within the framework of how God created them. So when you have a personal relationship with Jesus, unang-una tatanggapin kanya anuman. Pagkatapos, pag nadama mo ang kanyang pag-ibig, at napag-aralan mo ang kanyang mga turo at salita, hindi na mga Pharisees, dahil magiging miserable ka lang lalo. Pag nadama mo at naunawa ang pag-ibig ni Jesus, gagaan ang iyong loob, at kusa ka ng magbabago sa iyong sarili para yung natutunang maling habits e ma-unlearn. Yung mali at negative na effects ng nurture ay makorek, pero hindi mo mababago ang iyong inborn nature kasi Diyos ang may lagay nun. The wise and godly person will change what he can and will accept what he cannot. Then tatahimik ang iyong buhay. Because God created us all, because God created us all in His image, find a facet of God's image, find the wonder in each creature. At yan ang ating number one assignment. Kung may asawa ka, hanapin mo yung magagandang facets niya at yung mga aspeto niya na hindi kinagagandahan, magpaturo ka sa Diyos na makita kung ba't maganda yon. At kung hindi ka pa rin makumbinsing maganda yon, tanggapin mo na rin at manahimik ka para payapa ang inyong buhay at pahalagahan mo sa kanya yung gusto mo at yung ayaw mo, ilagay mo na lang sa mga likod-likod, gilid-gilid. Huwag na lang laging yun ang iyong tingnan kasi hindi mo naman mapapalitan yon. Kung minsan yung iba, nagpapalit pa ng asawa para lang madiscovery na yes, yung gusto kong magandang ugali, nasa ipinalit ko, pero may pangit din pala siyang ugali na hindi ko pa alam nung araw. Ngayon, alam ko na. So, palit ka ng palit mo ang buhay. Find and accept others. And that is what it means to have world peace. Accept yourself and have inner peace. Kaya nung dumating si Jesus, nagbaba ng mga anghel ang kanta nila, Peace on Earth. Magkakaroon ng peace on earth, goodwill to men. Pag ang turo ni Jesus ang pinairal. Thank God for His wonderful creation. At mag-iiwan ako ng tanong, could you be rejecting someone or yourself? Forcing someone or yourself to change beyond your God-designed nature? You will only fail. And you will make everyone else around you miserable. So do a Jesus. Accept and love people. Accept and love yourself. Change for the better. Change from glory to glory within what is allowed by your inborn nature. Then and only then will you have peace with yourself, with others, and with the world. Turuan niyo po kami, Ama, na makita kung saan kami maaaring nagkukulang sa ganitong mga katuruan. Ipamukha niyo sa amin kung nagkakamali kami to reject people, to force people to change, to impose our values, beliefs, ideas on others. Teach us to do a Jesus, to love first, to inspire and to empower, and to leave to the person and to you, O God, whatever developments can still happen within the framework of people's inborn nature. Turuan niyo kaming tanggapin ang hindi pwedeng mabago at baguhin ang pwedeng baguhin. Give us the wisdom to know the difference so we will be peaceful, even happy in our lives. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa ating family life, church life, sa ating society. Do a Jesus. Dear Lord, as your people remain silent before you for a while, finish this message, give everyone very practical, doable applications. Let's be with the Lord in silent reflections.